Magandang araw sa iyo kaibigan at salamat sa panonood ng video ng Vocals DIY. As you can see, sa video na ito ay magre-repair po tayo ng tatlong grinder. At kung ikaw naman ay hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, please like my Facebook page, which is Vocals DIY. So, umpisaan po natin. So, as you can see, may tatlo tayong puro grinder na pa-repair ng kapitbahay. So, ito ay mga hindi ko alam kung mare-repair pa natin. So, actually, repairable pa naman ito. Depende na lang sa mga may-ari kung gagastusan nila. So, testing natin to. Itong isang grinder. Japan pa to eh. Toshiba. Ayun lang. Yan. Wala. So, testing na natin yung socket. Yung boltahin ng ating saksakan. 235. So, testing. Wala. Testing. Wala. Yan yung brand niya. Testing. Wala. Negative. So, umpisa na po natin buksan itong Toshiba. Itong Toshiba pala po ay nabanggit ko na made in Japan. So, 110 ito. Huwag kayong magtaka kung bakit sinaksak ko sa 220. Just to prove na ito po ay hindi gumagana, hindi naman kagad masusunog yan. At besides, ito po ay sira nga. So kung isaksak man natin sa 220, magkakaroon naman yan ng reaction. So no reaction siya. Kaya ito, buksan na natin. Okay. Sa unit po na ito ay na-notice ko na yung carbon brass ay hindi nakalapat at medyo manipis na. Pero nung sundutin ko, yan po yung naging reaction. So, carbon brass lang ang problema. Pansin nyo, sinundot ko rito para kumontak dito.
So papalitan lang natin ito ng carbon brush. Okay, so dito naman tayo sa isang unit na ito. Ito po ay skill. Ang skill po ay lower brand ng Bush, Robert Bush. Ito yung pinaka best selling nila na ano, kasi mas mura-mura ito sa Robert Bush eh. So ito, na-notice ko kaagad na yung commutator niya ay napaka-itim na. So ang carbon brush niya ay manipis yung isa ay mahaba-haba pa. So kailangan natin itong baklasin para makita natin yung armature at yung motor, yung winding ng motor. Ayan, so nakita na. Armature pa lang, tostado na. At yung bearing ay halos ayaw na umikot. So kailangan mo pang persahin para umikot yung bearing. So suspecha ko rito ay malala talaga ito. Okay, so dig deep para makita natin kung ano yung status ng motor. At tama ang hinala ko. Siyempre, sunog ang armature. Malamang sa malamang, ang motor ay sunog din. Kasi ang unang bumibigay rito yung motor eh. Ayan, so nailabas na natin. Kung napansin ninyo, yung kabilang side ay tostado. Ayan. So ang kabilang side din ay tostado rin. So ito ay pinaalam ko sa may-ari kung ano yung kanyang magiging desisyon dahil sa kagastos talaga siya rito ng malaki-laki, kasi siyempre ang ikakabit natin dito is babalik natin ito sa original, so mga pure copper, at hindi basta-basta mag-repair ng ganito. So nanigurado ako rito, tinesting ko yung armature to commutator, wala, grounded. Shorted. At itong motor naman, nung tinesting ko itong motor ay wala, no contact both side. So putol-putol ito. Na murder itong grinder na ito. Malamang ang gumamit nito ay know-how. So ang pasya ng may-ari dito ay
bili na lang daw siya ng bago. So, ang unit na to ay balik sa may-ari. Okay, so next sa grinder tayo. AEG. At ito ay medyo may kalakihan. So, ito yung kinakabitan ng hindi number 6 na bala. So, direct agad tayo dito syempre sa carbon brass. So, nanotice ko rito na yung carbon brass ay hindi talaga andar dahil yung kabilang side ay walang laman. At yung kabilang side naman ay meron pero napakaiksi. Testing yung cord, capacitor, at nung ma-confirm ko na good sila mga connection, so nag-focus na ako rito sa carbon brass. Ayan, so may kalitan yung carbon brass ng original dito na nakakasalpak sa unit mismo na AEG. Yung carbon brass ng skill ay medyo may mataba. So ang purpose ko rito ay para ma-confirm ko na ang problema lang nito ay carbon brass. So kinuha ko muna yung carbon brass ng sunog na skill at hinasa. So ito naman ay temporary lang. Titestingin lang natin kung gagana siya para malaman natin kung bibili na lang ng bago. Okay, so nasalpak na. So
ginawan lang natin ito ng paraan para matesting natin nga na kung aandar siya. Yung spark po ay normal lang yan dahil yung carbon brass na ilinagay natin na temporary ay hindi pa naglalapat. So ito ay successful. Isasabihin na lang natin sa may-ari na bila ng bagong carbon brass. Alright, so ang lesson po natin dito ay kung kayo ay may mga power tools na tira, huwag po kayong mahiyang buksan at tingnan lang yung carbon brass. Nang sa ganyan ay magawa nyo po ng sarili. Alright. So, thumbs up na lang. Maraming salamat and be blessed.